Magandang hapon po. Amen. Alright, mag-awasin tayo ng lahat and open your Bibles please. Jeremiah chapter 17. We will be reading verse number 9 until 10. A very familiar verse about isa po sa atin, no? Jeremiah chapter 17, verse 9 to 10. Yan, nandiyan na ba lahat? Amen? Amen? The Bible says, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Verse number 10, I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. And open your Bible, please, on Proverbs chapter 14. And open your Bibles kasi marami tayong umok nating verses ngayon, no? Proverbs 14, verse 10. The Bible says, the heart knoweth his own bitterness, and a stranger doth not intermeddle with his joy. Proverbs 16, verse 9. Proverbs chapter 16, verse 9. The Bible says, a man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. Last verse. Proverbs 28, verse 26. Proverbs 28, verse 26. The Bible says, he that trusteth in his own heart is a fool, but whoso walketh wisely, he shall be delivered. Manalangin po tayo. Let's pray. Dakilan, Diyos, Panginoon, at mga pangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat sa hapong ito na binigyan niyo po sa mga sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami, Panginoon, ay makakapunta ngayon ng church. At nakarating Panginoon ng Church, at ang pundalangin na may mga kapatid na kami nakahabol ay pag-aingatan niyo po sila. Lord, salamat Panginoon sa privilege, Panginoon, to share your word, O God, upon your people. Give me your wisdom, O God, I am nothing without you. Lord, ang mga ikinig, give them the right wisdom to understand your word, O God, and make this message a reminder, Panginoon, sa aming Christian life, O God. And Lord, yung patuloy na magmuna sa amin, direct us, O God, in all our ways, and kayong patuloy na mag-usap sa aming puso to grow spiritually, O God. Lord, kayong patuloy na magbigay sa amin ng understanding in every situation. Lord, sustain our needs, and sa mga kapatiran namin na wala po rito, na may mga karamdaman, pagaling niyo po sila. So, masasalamat, dalangin po namin sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen. Amen na po tayong lahat. Amen. Magandang hapon muli, no? And kami magpapasalamat sa Panginoon na nakatayo muli sa inyong harapan. But the mere fact that we are in the church, ngayong oras na ito is malaking blessing na yun sa atin. No? Ngayon, kung mapapansin niyo mga kapatid, yung mga binasa nating mga verses is merong one word in common, which is the word heart. No? And obviously, ang pag-usapan natin ngayong hapon is all about the heart, no? It is a simple reminder sa atin mga kapatid. And the title of the message is Please Be Careful With Your Heart. Palabas yun mga kapatid nung si Richard Diop ba yun? Tsaka si... Ano na? Santa Maria. Tama ba yun? Si Sir Chip. Yan. Please be careful with your heart, no? Sabi ng Bible, balik tayo dun sa... binasa natin talata, the heart is deceitful above all things. Sino mahilig magbasa ng horoscope? Oh, mahilig ako magbasa ng horoscope, mga kapatid. No? Nagbabasa ako in the sense na hindi susundin. Parang nakakatawa ba? Parang, alam yung parang patawa lang sa buhay. No? And then sabi ko sa isang horoscope na nabasa ko is follow your heart and live a happy life. No, kung babasahin natin sa Bible, yung nabasa yung sa horoscope na yun, it is unbiblical. Because sabi nga sa binasa nating verse of Proverbs, he that followeth his own heart is a fool. Bakit? Sabi kasi ng Bible, ang Jeremiah, yung puso na meron tayo is deceitful and desperately wicked.
Hindi lang basta-basta wicked, kundi desperado. So, always remember that our hearts have been inclined towards sin. Lagi yung nakapaling sa kasalanan. No? We must accept the fact na yung puso natin lagi yung nakapabor sa kasalanan. The reason why we have the Word of God, para yung ating puso na meron tayo is maingatan ng ano, salita po ng Diyos. No? Our hearts have been inclined towards sin from the time we were born. Bakit? Namuhay tayo sa kasalanan, mga kapatid. Diba? We are the father. Tayo ay in our father, the devil, nung tayo hindi paligtas. Why? Because we have a deceitful heart. No? It is easy to fall into the routine of forgetting and forsaking God. Why? Because of our hearts, mga kapatid. Sabi nga ng Bible sa verse 10, I, the Lord, search the heart. Always remember, mga kapatid, every time na pupunta tayo sa church, ang Panginoon natingin sa puso ng bawat isa atin. No? Maaaring naka-bis ka ng maayos, meron kang mamahaling damit, meron kang mamahaling dress, sapatos, pero ang Panginoon tumitingin lagi sa puso. No? And tandaan natin na many Christians say, may it seems that they are Christians in their outward appearance, but their heart was far away from God. No? Maari pag tinignan mo, ay pampambira, faithful to, seryoso Kristiyano, maayos na Kristiyano, but deep inside their hearts is away or far away from God. Bakit? Bakit? Because their heart is not right with God. Kapansinin nyo, nakabihis ng maayos, meron tutulong sa service. Why? Kasi bakit yung heart nila is away from God? Di na ang focus sa preaching. Pero nasa church. Yun siya sabi ng Bible, backslider in heart. No? Nakakala natin very active tayo sa church. Akala natin perfect yung ating attendance. But di natin alam, yung puso natin hindi nakaayon sa Panginoon. That's why we have to talk about it ngayong hapon. No? And ngayon, kaya natin mo may kanta, the heart of the problem is the problem of the heart. Which is very true. Di nyo ba alam na lahat ng problema meron tayo, lahat tinanggaling sa puso natin? No? Kaya yung mga young ladies lagi sinasabi, ay, manloloko ka, di loko mo. Sino familiar doon sa mga ganong linya? But the truth is, hindi ka niloko. Niloko mo yung sarili mo. Why? Pinaniwala mo na, ay, siya na. Pinaniwala mo yung sarili mo, siya na talaga. That's why, hindi mo pwede sabihin, niloko ka. Bakit ang ulo ng loko sa iyo, yung sarili mong puso? Amen. Amen. Pero that's the Bible, mga kapatid. No? Because hindi ka naman maniniwala sa tao, sa isang tao, kung hindi mo pinaniwala yung sarili mo na siya yung gugustuhin mo. Amen? Kaya dapat, please be careful with our hearts. Kasi bakit? Mapanlin lang yan. Maluloko tayo yan. No? Kaya ngayon, magbubukas tayo ng maraming verses kung ano yung mga warning ng Bible about our hearts, no? So, Proverbs lang tayo, mga kapatid, para di tayo masyado palipat-lipat. Open your Bibles, please, Proverbs 5:12. Open your Bibles, para hindi kayo antokin, no? Proverbs 5:12, the Bible says, are you there? And say, how have I hated instruction? And my heart despise reproof. Just imagine, there is an instruction, but our hearts despise that instruction. No, which is, maraming sa panahon natin mga Kristiyano, kung saan yung instruction is pinipreach every Sunday, but we despise that instruction. That's why napapahamak tayo, no? That's why nag-stumble tayo bilang isang Kristiyano. Because yung instruction na binigay sa atin ay hindi natin gusto. No? Sino ito? To be honest, sino dito yung mga... Ako, hindi ko na mapatasin yung kamay, pero I hope lahat is affected, no? May mga preaching na minsan di natin gusto. Amen. Na parang nahihirapan kang sundin, nahihirapan kang gawin. Why? Kasi natatamaan yung ego mo, yung pride mo. But, yan yung kailangan natin para no, maayos yung ating heart. Para hindi tayo mapahamak at the latter end. No? And then another verse is Proverbs 6:14. Hindi nyo ba alam yung Proverbs? Maraming ano yan, reminders regarding our hearts. No? Kaya nga, lagi natin encouragement is a proverb a day keeps the fool away. To read every chapter ng Proverbs every day.
Oh, kasi kung papansin ninyo yung Proverbs 31 chapters, which is sakto sa kalendaryo. No? One chapter a day ng Proverbs. Bakit? Nandiyan yung reminder ng Panginoon. Proverbs 6:14, the Bible says, Frowardness is in his heart. He deviseth mischief continually. He soweth discord. Kasi yung frowardness, kalokohan, mga kapatid, kasamaan. Yung mga wrong deeds, bakit? Lahat yan pupunta sa heart. Bakit? Pag nasa heart na yan, ididikta ng heart yan sa utak. Pag yan sa utak na, ididikta sa actions. Yan, di ba? He speaketh, sabi doon, he deviseth mischief continually, tuloy-tuloy, hindi na puputol. And he soweth discord. Anong naaani niya? Discord. Kung sa colloquial pananita, kamalasan din. Because of our hearts, no? And another verse, 11:20, Proverbs 11:20. Sabi ng Bible, they that are of a froward heart are abomination to the Lord. Diba? Laging heart, laging tinitira ng Bible. Why? Kasi yung kasalanan, yung puso natin is makasalanan. That's why there is a lot of reminders about our hearts, no? Sabi ng Bible, sa binasa nating talata sa 11:20, Proverbs 11:20, they that are of a froward heart are abomination to the Lord, but such as are upright in their way are His delight. Katulad yung nabasa natin, yung puso natin na saan punong-puno ng kalokohan ay abomination niya sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang goal natin when it comes sa pumunta tayo ng church is to fill our hearts with the Word of God. Bakit puro tayo kalokohan? Puro tayo, puro mali yung ating nasa puso. Puro. That's why we are making wrong decisions because we have a wrong heart. Every day sa ating ginagawang buhay, sa ating ginagawa sa ating buhay, no? Marami tayong nagagawang mali because of our heart. Because our heart dictates our mind and our mind dictates our body. That's why we need to be careful with our heart. Another verse, 12:20. Verse 20, deceit is in the heart of them that imagine evil, but to the counselors of peace is joy. Kasi yung deceit, kasamaan or karumalduman, pare-parehas lang. Ang warning sa atin ng Bible, pare-parehas lang, mapapansin nyo. And another verse, verse 12:23, a prudent man concealeth knowledge, but the heart of fools proclaimeth foolishness. Another verse, 14:14. Proverbs 14:14, the backslider in heart shall be filled with his own ways, and a good man shall be satisfied from himself. No? Kaya mga kapatid, pag tayo na ay gumagawa ng mga bagay-bagay na ayon lang sa ating sarili, let's check ourselves, mga kapatid. No? Is it the way of God? Ito ba yung gusto ng Panginoon? Or daan ng Panginoon? Or ito yung sarili nating daan? Bakit? Kasi pag tayo, mga kapatid, gumawa ng mga bagay na according na sa ating sarili, let's check our hearts, mga kapatid. Because sabi ng Bible, ito yung instruction ng Panginoon, pero may sarili kang instruction. Bakit hindi mo kayang tanggapin yung instruction ng Panginoon? Because of your heart. Bakit ka, pagka merong kapatiran na nagsabi sa'yo, pinagsabihan ka, umangat agad yung pride mo. Why? Because of your heart. Pag napakinig ka ng preaching, na kung dyan sana ay nasaktan ka, iniisip mo, tinitira ka, personal to. Why? Bakit yun ang pag-isip ng ganyan? Because of our heart. Bakit pag meron tayo mga sa pamilya, sa mag-asawa, kapag meron hindi pagkakasunduan, bakit hindi nagkakasundo? Because of our heart. Lahat yung babagsak sa heart. Anong klaseng heart ang meron tayo? No? And then ano pong sabi ng Bible? Open your Bible please on 18:12, Proverbs 18:12. Before destruction, the heart of man is haughty. And before honor is humility. Sabi ng Bible dyan, mga kapatid, bago ka, kung sa colloquial na pananita, bago ka minalas, yung puso mo is puro ng kasamaan or hindi mabubuting bagay. The reason kung bakit tayo nahihirapan bilang isang Kristiyano, bakit tayo ay nagkakaranas tayo ng mga hindi magandang buhay or mga gandang pangyayari sa buhay natin, because, sabi ng Bible, before
bago ka bumagsak, bago ka naghirap bilang isang Kristiyano, before the heart, sabi doon, before destruction, the heart of man is haughty. Bakit? Balik na naman sa heart. Lahat yan babalik sa heart. Lahat ng ating mga ginagawa, babalik yan sa heart. That's why we need to be careful, no? Kaya pag tayo, halimbawa tayo bumagsak, kasi lahat tayo, I hope, naniniwala ko na lahat tayo dumaan sa destruction, no? Na dumating sa point ng buhay natin bilang isang Kristiyano na tayo bumagsak sa Panginoon, nawala tayo sa church or nalamig tayo sa church. Pero bago dumating yun, alam natin kung anong heart meron tayo, bakit tayo binagsak ng Panginoon. We know kung anong klaseng heart or anong klaseng, ano yung laman ng ating heart bago mangyari sa atin yung destruction na meron tayo before. That's why we need to be careful with our hearts, no? And then another verse, 19:21. The Bible says, there are many devices in a man's heart, nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand, no? Pag yung heart natin ang namuno or ang nanguna sa ating buhay, marami tayong may isip na paraan according to ourselves, but not in the Bible. No? That's why, pag inumpisahan natin gawin yung mga bagay na alam natin, na akala natin tama, dyan natin makikita o marirealize yung kagandahan ng Word of God. Bakit? Nakita mo, destruction. Nakita mo, mali ang ending. Nakita mo na sablay ang ending. Kaya sabi ng Bible, that, nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. Dapat yung Word of God ang mananatili sa ating puso para ano, magkaroon tayo ng success. No? And then another verse, wala pa tayo, nag-introduction pa lang. No? Proverbs 23 verse 7. Sabi ng Bible, for us, he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. Sabi ng Bible, kung anong iniisip mo towards isang tao, ikaw yun. No? Kaya iniisip ko, guwapo kayo. Bakit? Ako yun. For us, he thinketh in his heart, so is he. Halimbawa, iniisip mo, ay yan, Jesus mo, ay marites niya. Di mo alam, ikaw pala yun. Ayan, ano yan? Yung bibig yan, di maganda. Ikaw yun. Sabi ng Bible, for us, he thinketh in his heart. So is he. Kung iniisip mo sa ibang tao, ikaw yun. Kaya okay, mag-isip ng negative against sa ibang tao. Bakit? Babalik sa iyo. Sa'yo yung magre-reflect. Akalaya mo yan. You are judging her, judging him. Pero totoo yun, ganun ka rin. That's why we need to be careful in our hearts. No? And then another verse, 28:14. Ang puro Proverbs lang, mga kapatid. Hindi na tayo pupunta sa Genesis hanggang Revelation. Maraming warning yung Bible, no? Proverbs 28, verse 14. The Bible says, happy is the man that feareth alway, but he that hardeneth his heart shall fall into mischief. The reason kung bakit tayo ay hindi tayo naging successful na Kristiyano, because we are, pinapatigas natin yung puso natin, no? Pinapatigas natin yung puso natin. Yan yung totoo niyan, no? Kung bakit sobrang hirap natin bilang isang Kristiyano, marami natin napakinggan, mga kapatid, na salita ng Diyos sa pulpitong ito. Bakit tayo ay naghihirap? Bakit tayo ay parang nag-struggle as a Christian? Because of our hearts, no? Kaya ngayon, please be careful with our hearts. Three things, no? Ng mga bagay na dapat natin gawin sa puso natin. No? Number one, guide your heart in the Word of God. No? Guide your heart in the Word of God. Proverbs 23, verse 19. The Bible says, hear thou, my son, and be wise, and guide thine heart in the way. Guide your heart in the Word of God. Proverbs 23, verse 19. Hear thou, my son, and be wise, and guide thine heart in the way. The reason why we need to guide our hearts, because our heart is deceitful.
Pagsinabi nating guide, mga kapatid, is to be straight, to be right. Pagsinabi nating guide, dapat alam yun, yung parang halimbawa, may nagtanong sa inyo ng direction. Hindi niya alam kung, sa ano ba yung pari, Jessica, sa ano ba yun? Yung trabaho niya, bawat tanong, di ba? Tapos pag nagpahatid, geez, no? Ganun yung guide, mga kapatid. Halimbawa, di niya alam. Ang gagawin mo is dadalhin mo siya, i-guide mo siya kung saan yung dapat yung patutunguhan. That's the word guide means, mga kapatid. Kaya mga kapatid, yung puso natin na meron tayo, ang kailangan natin gawin is kailangan natin yung parang walang, bantayan mo mabuti. Dali mo doon sa tama. Kaya di ba kung meron, puso. Why? Kasi alam natin the result. Pag ang puso ang nanguna or pinahiyaan natin yung puso ang magdikta natin mga gagawin, lahat yan mali. Bakit? The heart is deceitful above all things. Alam mo lahat ng bagay masama, mas masama yung puso natin, no? Di nyo ba alam sabi ng Bible, hear thou my son. Pag sabi mo hear, it is a military ang application niya is parang nasa military. Nakita na kayo ng naka-formation na sundalo, no? Na nakatayo lang diretso, bawal gumalaw. Pag sinabi yung komanda, harap sa kanan, no? Doon na sila gagalaw, harap sila sa kanan. That's the word here, hindi ka pwede gumawa ng ibang bagay. Why? Pag gumawa ka ng ibang bagay, anong gagawin ng commander? Bibigwasan ka, suntokin ka. Kami mga pati, doon sa tagig, mga militaristic, ano dun eh. Yung training, alam mo, Bible student? Yung uniform, pansundalo? No? Tapos, mag-formation kami bago pumasok. Atensyon ganun. Pag sabi, harap sa kanan, humarap ko sa kaliwa, tatawanan ka. Alayin mo yun, nasa kanan lahat, ito makagano. Pagka kita mo face to face kayo nakatabi mo, bakit hindi ka naikinig? Yun yung application na sa aming, hear thou my son and be wise. Kapag ikaw hindi ka naikinig, parang nasa formation, nagtatawanan ka. Bakit? Lahat nasa kanan, ikaw nasa kaliwa. Tapos masasaktan ka ba? Bakit? Sinira mo yung formation. Ngayon ba, mga patik, pag tayo ay hindi tayo naikinig, bilang isang anak ng Panginoon, that's why, sabi ko ng Bible, di ba? Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Napaka-importante ng paikinig. Ganyan ka-importante para nasa formation na hindi ka pwedeng kumilos sa ibang bagay kahit sobrang pawis na pawis ka na, kinakain, kinakagat ka na ng langgam, ang kati-kati na ng leg mo, hindi ka pwedeng kumilos. Bakit? Merong commander. At ang commander na meron tayo bilang sa Kristiyano, mga kapatid, is yung Panginoon. That's why kapag tayo ay gumawa ng ibang bagay, doon tayo mapapahama. Doon tayo mapupunta sa distraction. Doon tayo mapapahiya. Papansinin nyo, pag kayo ay nag-react sa bagay na narinig nyo lang, papahiya kayo. Bakit? Di mo alam yung kwento eh. Tapos kinuwento mo, ay pahiya. Di mo kasi alam yung kwento eh. Why? Because hindi ka naikinig. That's why we need to guide our heart in the Word of God. I-guide natin yung puso natin palagi. Mahirap yun. Bakit? Di naman araw-araw may simba. That's why we need to fill our hearts with the Word of God. Bakit? Para meron kang direction na pupuntahan. Pag wala tayong direction, mga kapatid, pag tayo hindi tayo, wala tayong nabaho, salita ng Diyos, mahirapan tayo sa ating everyday na pamumuhay, no? Punta mo sa workplace mo, daming toxic. Punta ka sa school, daming pressure. Pag yung heart mo, hindi mo na-control, sasabog yan. Totoo. Kaya sa trabaho namin, kapatid, daming toxic. Pero pag pinansin mo, nisira yung testimony. Pag di mo pinansin, minaintain mo yung good spirit, good heart, wala na. Kahit under pressure ka, nakangiti ka. Kahit under pressure ka, daming toxic na ka-workmate, classmate, mga kapitbahay, everything is fine. Why? Because ginaguide mo yung heart mo palagi. Saan?
punta sa salita ng Panginoon. No? Mahirap yun, mga kapatid, but we need prayer and ano, Word of God para mangyari yun. No? Guide your heart in the Word of God. No? That's why we need to guide our hearts because our hearts is deceitful. Number two, keep your heart in the Word of God. Mas sabi natin keep, to guard, to maintain, to preserve. Sabi ng Bible sa Proverbs 4:23. Sabi ng Bible sa Proverbs 4:23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. No? Alay mo yan, hindi lang basta-basta ang sinabi ng Bible lang, keep thy heart. Ano ka, Dugtong? With all diligence. Bakit? Mahirap bantayan yung puso. No? Kung pagdating sa presuhan ba, kailangan i-maximum security mo yan? Bakit? Matindi yung magagawa niya pag pinakawalan mo yan. That's why we need to keep our hearts, mga kapatid, para ano? Hindi tayo mahulog doon sa sinasabi ng Bible na distraction. Asan na ba yung heart? Parang ano yun eh. Alam mo yung ibon na gustong lumipad? Ganyan yung puso. Kailangan mong ikulong. Why? Pag nakawala yan, gagawa yun ng mga magandang mga bagay na hindi pa ganda. Kaya mga kapatid, sabi ng Bible, keep thy heart with all diligence. Bakit? For out of it are the issues of life. Yung sinasabi ko kanina na lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, babagsak yan lahat sa puso. What kind of heart do we have right now? Anong klaseng puso ang meron tayo? Automatic, we have a deceitful heart. But, sabi ko, by the word of God, we can make it na ano, maging maayos. No? Pag sinabi natin, keep to guard, to maintain, to preserve. Kasi mga kapatid, pag yan pinakawala natin, mapapahamak talaga tayo. No? Sabi ko nga, yung puso kasi natin mga kapatid, sabi nga ng kanta, di ba? For the heart of the problem is the problem of the heart. Anong stansa nun? We tend to make excuses. We tend to pass the blame. Yan yung tao eh, di ba? Mahilig tayo mag-excuse. Yung mali, mahilig natin ipasa sa iba, ikaw kasi. Dahil sa'yo eh, na natuloy ako, nasapak to kayo eh. Bibig mo kasi. Di ba? Para dati, naalala ko dati yung unbeliever pa yung mga parents ko, nag-aaway yung palagi. Ikaw kasi, bibig mo kasi. Tuloy, nasampal ko tuloy. Di ba? Ikaw kasi. We tend to make excuses, we tend to pass the blame. Tapos we tend to see the failures ng iba, pero yung sarili nating failures, hindi natin nakikita. That's the heart. Yan yung nagagawa ng hearts. That's why we need to keep our hearts, son, sa Word of God, para ano, hindi natin magawa yung mga bagay na yun. Papansinin nyo, ang dami natin napapansin sa iba. No? Ang dami natin nakikita. Tapos ito pa, nakarinig ka ng kwento, hindi galing directly sa isang tao, paniniwalaan mo. Bakit? We have a deceitful heart. Sabi ko ng Bible, he that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him. Yan yung problema ng mga marites. No? Yung hindi naman niya narinig directly sa tao na yun, yun yung pinaniniwalaan niya. And yun pa yung kinakalat. Bakit? Hindi mo mapunggan. Hindi. Ilong naman. Eh mga kapatid, we need to keep our heart. Kailangan natin ikulong. Bakit? Pag nakawala yan, marami tayong gagawin na hindi maganda. No? Kaya nga sabi ko nga, ang Bible, sa mga binasa nating verses kanina, sobrang dami. Mas marami pa doon mga kapatid, pinutol ko na lang. No? But lahat yun nasa Proverbs. Because our heart is deceitful. That's why, kailangan natin bantayan yung ating puso with all diligence. Bakit? Sa lahat na ating ginagawa, dyan manggagaling sa heart. Ito mga kapatid,
sa trabaho namin mga kapatid, call center normally toxic talaga yun. No? Call center yan eh. Pero di nyo ba alam na doon ko nakita na it all depends sa heart talaga? Kasi kung tandaan mo palagi, ito yung lagi natin tandaan, hindi natin kayang kontrolin yung actions ng iba. Always remember that. Kahit anong sabi mo, pagsabihan mo yung tao, hindi mo kayang kontrolin yung actions ng iba. But one thing ang kaya mong kontrolin, ano? Heart. Yung sarili mong heart. On how to react on those people, on how to react on those circumstances, yun yung kaya mong kontrolin. Bakit? Kasi kahit anong kumpronta mo dyan, kahit anong bakit, pagsabihan mo yan araw-araw, hindi mo yan kayang kontrolin. Pero ano makakontrol mo? Yung heart mo. No? Alam mo sinabi ni Prophet Habakkuk? Sabi niya doon, nagkagera na, hindi mo kayang patigilin yung gera. Meron ng tagutong sa kanila, hindi niya kayang patigilin yung tagutong. Meron ng marami ng problema nangyayari sa paligid niya, hindi niya kayang kontrolin. Pero sabi niya, there is one thing na kaya niyang kontrolin, kundi yung kanyang heart. Kaya anong ginawa niya? I choose to be happy. Kahit ulan ng makain, kahit sobrang kapatayan na, kahit marami ng accusations sa kanya, but he still chooses to be happy. Why? Yun lang yung kaya niya kontrolin. Yung kaya niya heart. Totoo ba mga pati? Even niya sa sarili mong asama, hindi mo kaya kontrolin. No? Especially sa mga lalaki, kahit sabi mo tahimik, tarot! Kahit sabi mo, kahit anong sabi mo tahimik, tuloy-tuloy yan. Bakit hindi mo kaya kasta? Yan yung reality. Hindi mo kaya kontrolin. Pero ano makakontrol mo? Yung heart mo. No? That's why we need to keep our heart. We need to maintain. We need to preserve. We need to guard our heart. Bakit? Yan lang yung kaya natin gawin. No? How much more kung sa mga hindi mo pa ka, yung hindi mo mahal sa buhay? Lalo kang maagawa ng mga bagay na hindi maganda. Why? Kasi hindi mo sila kaya kontrolin. No? Yung anak mo nga, yung sarili mong asawa, yung sarili mong girlfriend, boyfriend, hindi mo kayang kontrolin. How much more yung mga taong hindi mo naman kano-ano? Yung kapitbahay mo, yung katrabaho mo, classmate, teacher, boss, hindi mo kayang kontrolin yan. That's why all you need to do is to control your heart, to guard your heart. Para ano? Hindi ka magawa ng mali. Hindi ka makapagsalita ng mali. Hindi ka makapag-react ng mali. Lahat yan babagsak sa puso, mga pati. No? That's why we need to be careful with our hearts. No? And then, the last, yan, mabilis lang. No? 2:30 pa lang. No? 2:30. The last is, number one is guide your heart in the Word of God. Pangalawa is keep your heart in the Word of God. And number three is let not your heart be troubled. Very familiar verse, John 14:1. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house, I have many mansions. The reason why, bakit hindi natin kailangan mag-trouble? Because we have a Heavenly Father. Amen? We have a God Almighty. Di ba alam, the more, kung gano'ng mo kakilala yung Panginoon, the reason, ito, mga kapatid, the reason why we are going to church is to know God more. Because pagkilala mo yung Panginoon, mapapantayan mo yung puso mo ng maayos. Pagkilala mo yung Panginoon, hindi ka makapag-react ng basta-basta. Pagkilala mo yung Panginoon, hindi ka matutrobot. Why? Ito, mga kapatid, yung question sa is about God, no? Pero nagbago isip ko. Kasi pag, mga patid, pag alam natin, pagkilala natin yung Panginoon as provider, pagkilala mo yung Panginoon as your banner, pagkilala mo yung Panginoon as the healer of your life, pagkilala mo yung Panginoon as yung nagbibigay ng peace, nagbibigay ng siya yung the Lord will fight for you, the Lord will do righteousness for you. Alam mo yung puso meron ka, hindi ka matutrouble. Why? You have an almighty God. Halimbawa, may kaaway ka, hindi ka kabate, hindi ka kasundo. Pag alam mo na, God is my banner.
The Lord will fight for me. Hindi mo mapatulan mo. Mababantayan mo yung heart mo. Why? Kilala mo yung Panginoon. No? Pag sinabi na, let not your heart be troubled, it means, pag sa'yo yung troubled, mga kapatid, naiintindihan naman natin yan, no? Sa'yo yung troubled, yung parang sa Tagalog is parang balisa. Ewan ko kung naiintindihan yun, basta yun yung Tagalog. No? Parang nag-worry. Pero pag yung puso natin is pag kilala natin yung Panginoon, mga kapatid, hindi tayo mag-worry because we have an almighty God. The reason ko bakit maraming nawawala sa church because they don't know God. No? Kumakanta lang sila na "For I know whom I have believed in, and I am persuaded that He is able." Pero deep inside their hearts, they don't believe that praise that God is always able. Pero mga patid, pag alam natin pag yung Panginoon is always able in our lives, hindi tayo magta-trouble. Why? Because we have an almighty God, no? Eh, we are so blessed na meron tayong salita ng Diyos. Ako saan nababasa natin. Sinishare sa atin ng mga preachers, pastors na tumatayo sa pulpitong ito. We are so blessed na meron tayong mga kapatiran na kung saan pag when it comes sa ating pag nanghihina tayo spiritual is nandiyan para to give us advice, to give us reminders, to give us verses na kung saan ay magpapalakas sa ating spiritual. Because our heart, mga kapatid, is always in trouble. No? And ano ba yung mga dapat na prayer natin sa ating hearts? Number one is let us pray for a pure heart. Pag sinabi natin, let us pray for a pure heart, when it say pure, it means clean and not harmful in any way. No? Magpipray tayo ng malinis na puso at hindi nakakasakit sa iba. No? Open your Bible, please, on Matthew chapter 5, verse 8. Matthew chapter 5, verse 8. Are you there? Sabi ng Bible, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pag sabi ng pure, what I sabi ng pure is clean and not harmful in any way. Yung tipong inaapi ka na ng lahat, inaabuso ka na ng lahat, yung tipong pinagtutulungan ka na ng iba, but you still maintain to have a pure heart. Tandaan natin mga kapatid, yung binabasa natin is sa Beatitudes yan ng Panginoon. Kung saan shinare niya, wala dyan makikita na pag, inapi, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng bato. Walang sinabi dyan. Ang tinuturo ng Panginoon, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Nasa garapon. Ah, diba? Bakit? Because we need to have a clean and not a harmful in any way. Dapat yan yung ating prayer every day. And then the next verse is 2 Timothy 2:22. Sabi ng Bible, 2 Timothy 2:22. Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. No? Dapat yan yung ating prayer towards our heart that everyday God give us a pure heart. Bakit? Para hindi tayo para maiwas tayo sa mga wrong decisions. Para maiwas tayo sa ating mga maling reaction. Para maiwas yung ating bibig sa mga maling masasabi. No? That's why we need to pray for a pure heart. And then the last thing that we need to pray for is let us pray for a merry heart. Hindi lang malinis, hindi lang not harmful, kundi dapat yung ating heart is always joyous, punong-puno ng kasiyahan, kasiyahan sa Panginoon. Amen? Sabi ng Bible sa Proverbs 15:13. Balik tayo sa Proverbs 15. Very familiar. Ang wala yung Proverbs. Proverbs 15:13, the Bible says,
A merry heart maketh a cheerful countenance, but by sorrow of the heart, the spirit is broken. No? Di ba lang itong talata nito mga kapatid, is sobrang totoo sa buhay natin? Amen? Sobrang totoo nito sa buhay natin. Bakit? Sabi ng Bible, pag meron ang merry heart, yung countenance mo din, yung aura mo, is masaya din. No? Kaya pag tumingin ka sa, hindi ka judgmental mga kapatid, pero pag tinignan mo yung isang tao, alaman mo kung masaya o hindi. Ay, Brad, di ako showy. Masaya talaga ako. Yan pa lang talaga yung tsura ko pag masaya. Hindi pong sobrang saya na ng karamihan, sobrang saya na ng church. Ikaw, gano'n ka pa rin? Saya na ako. Ano ba? May problema ka ba? Hindi, ganito ako pag masaya. Hindi, masaya ako. Masaya talaga. Pero sabi ng Bible, a merry heart maketh a cheerful countenance. Anong kasunod? But by the sorrow of the heart, the spirit is broken. Yan yung maganda sa Proverbs, mga kapatid, no? Vice versa, pinapakita niya yung difference. Para ikaw mismo, malaman mo kung ano yung pinagkaiba. No? Alam mo yun? Nasabi nung, but by sorrow of the heart, the spirit is broken. Pero pag nakasimangot, broken spirit yan. In short, wala sa mood. Yan yung totoo. Hindi pong hindi mo pwedeng kausapin. Bakit? Pag kinausap mo, matitrigger yung bad mood. Why? Because the problem is the heart. No? The problem is the heart. And then another verse, Proverbs 15:15. Sabi ng Bible, all the days of the afflicted are evil. Which is very true. No? Yung ating mga days, mga patid, is puro evil. Because we are always afflicted by our hearts. But anong kasunod? But he that is of a merry heart hath a continual feast. Just imagine, araw-araw, piyesta sa pakiramdam. No? Sinong umatid ng piyesta? No? Sinulog. And sabi sa kabanggalan, sinulog din eh. Alam niyo pa yung aura, yung saya pag merong piyesta or maraming kainan, may handaan, parang sobrang saya araw-araw. Alam niyo, araw-araw, birthday mo, ganun masaya. Di ba alam, pag yung puso natin is ganun yung ating mindset, yung parang paramdam natin, araw-araw may handaan. Kahit anong ulam mo dyan sa harapan, masaya ka. No? Kahit mag-ulam ka ng bagoong, ulam ka ng target. Ay, target, Brad. As in, natatargetin mong gano'n, nakain ka ng kanin, tapos susubo mo sa daliri mo. No? Yung tipong ginagawa mo, pupunta ka ng dagat, kukuha ka ng bato, papakuluan mo, tapos pagkatapos mo pakuluan, ibato mo ulit doon. Bakit? Nasa isda na yun? Ba't galing mo sa dagat? Diba? Pero sabi mo, kahit gano'ng masarap yung pagkain mo sa harapan, kung hindi ka masaya, wala rin. Pero kahit simple lang yung pagkain mo, kung ano ba yung kinakain mo ngayon, kung meron kang magandang puso, parang yasta, araw-araw. No? Minsan, sabi ko, niloloko tayo minsan ng Diablo eh. Ang puso natin eh. Pag nagkaulam tayo ng ang mahirap pala, ay mahirap tayo. No? Pag nakakain ka ng pang masarap na pagkain ay pang mayaman yan. Which is the wrong mindset, mga kapatid. Kumain ka ba ng ganito, kumain ka ba ng masarap, kumain ka ba ng hindi, isa lang labas mo. Ah, diba? Minsan pinaglalaroan tayo ng ating kaisipan. Kumain ka ba ng sobrang mahal, ikumpara mo kumain ka ng sobrang mura. Ganun pa rin yun. Busog pa rin ang labas. Iba yung iniisip nyo eh. Hindi, isa lang inabas. Result na, busog pang yapon. No? Umain ka na tag 500, sa tag 50, isa lang alabas. Busog. Iba naman yung inisip. But it always depends on, sabi ko, it depends always on our hearts kung anong meron tayo. No?
Kaya we need to be thankful na meron tayong Word of God na kung saan nag-guide sa atin. Every time na tayo ay meron mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. And then the last verse natin babasahin. Proverbs 17:22. The Bible says, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. It is very true, mga kapatid. Kapag yung meron tayong merry heart, doeth good like a medicine. Hindi pong, sabi ko nga eh, halimbawa meron kang sakit physically, but if you will maintain a merry heart, para kang sobrang lakas mo pa rin. Bakit? Maayos yung spirit mo. Positive thinker ka. Positive lagi iniisip mo. No? Kaysa ikaw na wala kang sakit, puro negativity, sabi ng Bible, but a broken spirit dryeth the bones. Parang ikaw yung may sakit. Why? Because you have a problem with your heart. No? Yan ang lagi sinasabi. Marami kami mga katrabaho na COVID. No? Ito sinasabi na ang gamot lang dyan is keep up the good spirit lang. Huwag yung isipin na mamatay kayo. Why? Normal yan ngayon. No? Normal na magkasakit. Normal na magkaroon ka ng gandong karamdaman. But when your heart is all right with God, parang wala nang sakit. Bakit? Yung merry heart, do it good like a medicine. In fact, mas matindi pa sa gamot. No? Bakit? Pag meron kang merry heart, tatanggalin mo lahat ng negativities, although sa negativity ka na mga kapatid, tatanggalin mo yan. Para no, maging maayos ka. No? Kaysa ikaw na sa broken spirit ka, meron kang wounded or evil spirit na nakasalim sa inyo ngayon. Kahit gano'n pa aganda yung sitwasyon, pangit pa rin sa inyo. Bakit? Because of our hearts. No? Tatanda natin na we must be careful with our hearts. No? Let us fill our hearts with the Word of God so that we will have a pure and merry heart. Yan lang ipag-pray natin every day. Lord, give us a pure and a merry heart. Kapag pag pinag-pray niya, nilapit niyo sa Panginoon na meron kayong clean and not harmful na heart. Tapos sasabihin pa ng joyous and feeling and showing joy and happiness na puso. Parang sabi ko, perfect Christian. Why? Able kang controlin yung heart mo. Ano? Sabi nga, yung lahat ng ginagawa natin, lahat ng sinasabi natin, lahat ng reaction natin, lahat ng decision natin, it always goes back to our hearts. That's why we need to be careful with our hearts, no? What is our heart? What is the condition of our heart, of our hearts tonight, mga kapatid? Kayo lang makapagsabi dyan, no? Hindi ko makikita yung nasa puso nyo, but the Lord sees it. Nakikita ng Panginoon niya. Kahit anong tago mo, kahit anong pang-plastic mo, sa iyong kapwa Kristiyano, makikita yun ng Panginoon. That's why we need to be careful with our hearts, no? First is guide your heart in the Word of God. Keep your heart in the Word of God. Number three, let not your heart be troubled. And always pray for a pure and a clean and a merry heart. And I hope ay na-remind ng bago sa atin, including sa amin mga kapatid, no? Hindi ako perfectong Kristiyano. Lahat tayo nakamali. Meron tayong struggle every day. Marami tayong nakakausagupang mga tao every day. But we need to pray for a pure and a merry heart para ano, maging karapat-dapat and acceptable tayo sa Panginoon. Amen? I hope ay na-bless somebody sa atin. Amen.